Mga boss, so ngayon magre-review tayo dito sa dalawang klase ng auxiliary lights sa ating sasakyan or motorsiklo. Itong dalawa na to is meron siyang dalawang klase ng ilaw, white and yellow. So ito yung una kong na-order sa Lazada. Ang model niya is 4656 na 40 watts. Ito yung kanyang actual na ilaw. So marami sa inyo is familiar na dito. So sa isang frame, meron na siyang dalawang ilaw. So ang allowed ng LTO sa isang frame, anim yung parang mata niya or ilaw sa loob. So, dalawa lang din yung allowed ng LTO based sa kanilang memorandums. So, ito yung kanyang laman sa loob ng box. Meron siyang bolt and nuts, Allen screw, at saka bracket. So, apat yan siya. Ito, dalawa. So, dalawa lang yung sana i-install ko sa motor ko. Ipapalit ko doon sa luma, yung nasa bracket. But, nakita ko itong bagong lid nila kasi dati white lang ito. Kailangan mo pa ng lens cap na yellow para mag-yellow din yung kanyang buga ng ilaw. But, ngayon meron na siyang sa isang ilaw, dalawa na din yung kanyang klase. Sa isang lead, dalawang klase ng kanyang ilaw. Yellow and white. So, ito yung ground. Maglalagay ka ng positive sa yellow para yellow. Maglalagay ka ng positive sa red para mag-white. So, i-review natin yan mamaya kung saan yung mas maliwanag. So, both is 40 watts. Itong TDD na 40 watts, 4656 is na-order ko siya sa Lazada sa On The Way Motorcycle Accessories. So, umabot siya ng 1834 kasi apat siya. Almost 450 lang yung isa. Ito naman is 1,000, dalawa na, set na siya. 24.88 na order ko siya sa Astronk. Ayan, Astronk. Astronk sa Lazada. So, ngayon ang uunahin natin itry is itong TDD. So, dun tayo sa labas. So, by the way, Ricky Neutron nga pala sa YouTube and Ricky Tech Project sa Facebook. Ito yan siya. Dito ko siya ilalagay. So, tatanggalin ko na to kasi bawal yan. Nag-exist na ako sa allowed ng LTO na dalawa lang. Ito kasi isira na. So, ang gumagana na lang dyan is yung TDD mini driving light ko. So, tatanggalin ko na yan lahat at ipapalit ko na yung malaki kasi mas gusto ko yung malaki kasi parang malitignan pag yung dalawa lang yung ilalagay ko. So, tara. Try natin dun sa labas. Ayan. Dito tayo ngayon sa labas ng bahay namin. So, ito yung battery natin. Dito natin siya itatry. So, ayan. Mahal, pakiawak. Unahin natin yung maliit na TDD. Na dalawa na yung ilaw. 40 watts. With high and low na siya. So, okay. Ground. Line natin yung white. Yan. So, ang lakas. Isa pa lang yan. 40 watts. So, yan yung kanyang high. So, babalik tayo natin siya. So, ito yung kanyang low. Yan. So, dapat yung position niya is ganyan. Ayan. Ulitin natin. So, low. Hindi ko muna gagalawin yung MDL. So, high. Ayan. Isa pa lang yan. So, ngayon, try natin yung car motorcycle brand. 40 watts din. 40 watts. So, ito yung ground. Ayan. Ito yung kanyang ground. So, ganito dapat yung kanyang position. Ayan. Try nyo lang. So, ito yung white. Yan yung high. So, di ko gagalawin yung MDL. So, mag-low tayo. Ayan. Yan yung kanyang low. So, pansin ko dito is
mas maliwanag siya kasi apat yung kanyang lid. Pero parang kalat yung kanyang buga ng ilaw. So ganito talaga yung disadvantage ng mga malalaking auxiliary light. Kahit ibaba mo na yung ilaw natin, nakababa yung kanyang tutok, eh marami pa rin nasisilawan kasi pakalat yung kanyang ilaw. But good naman siya kasi meron na siyang high and low. So yan yung high, ito yung low, yellow. So pwede mong i-high yung yellow, baliktarin mo yang mulang yung lid instead na ganito. Ganito yung pag-install, pero kailangan mo na ng bracket. So goods, so ang nagustuhan ko dito is ito, kasi malaki siya para sa motor ko, para siya dun sa mga ginagamit ng mga NMAX. Ayan, kasi may bracket ako, so dapat ito yung mas gusto ko itong ilagay. So ito din yung previs niya, kompleto naman, at saka yung bracket na bakal, hindi siya stainless. So pwede natin siyang pinturahan ng metal primer, then sundan natin ng black na spray para hindi siya magkalawang. So sa nagustuhan ko sa dalawa in times of sa ilaw, sa buga ng kanyang ilaw, is itong TDD. Kaso mas maliitan kasi ako dito, pero kung hindi ko to nakita na mayroon na palang white and yellow nito, ito sana yung i-install ko. So ito naman, mas gusto ko siyang i-install kasi kahit medyo kalat lang yung ilaw niya, but maganda naman siya compared dun sa TDD na blue water. Mas kalat talaga yung ilaw nun. Ito is na-minimize na nila. Kasi pansin nyo, apat kasi yung kanyang bulb sa isang lid, sa isang case. So sa dalawa, sa buga ng ilaw, ang maganda is yung TDD. Pero ito lang yung gagamitin ko kasi sa size niya malaki, mas gusto ko siyang tignan sa motor ko na nakaatas sa bracket. So yun lang mga paps, maraming salamat. And na-post ko na kanina, o nasabi ko na kanina kung saan ko siya na-order. Hindi lang ako maglalagay ng link kasi paiba-iba yung kanilang link, depende sa promo or sa store, kasi minsan out of stock, then pag stock nila ulit is iba na yung link na lumalabas. So yung unavailable na siya, kahit ilagay natin yung link. So ito is hindi promo, hindi pinadala sa akin or pinapromote, personal use ko lang ito. So yun, palubat na tayo. Maraming salamat, Ricky Neutron on YouTube. So mga sa mga naghahanap ng ma-i-installan ng mga accessories, repair sa wirings, dito is standard repair tayo. So dito lang ako sa Turil, Davao City, sa Prudential. So maaari nyo lang i-search yung Ricky Neutron sa Google Map. And by the way, Ricky Neutron on YouTube. So goods, maraming salamat and God bless a lot. Ride safe.